May binuo ngayon task force ng Energy Department para tutukan at maiwasan ang bata ng brownout sa Luzon sa mga buwan ng tag-init kasama ang mismong araw ng eleksyon. Saksi si Marie Zumali. Malawak ang power interruption sa Luzon sa second quarter ng taon. Yan ang lumabas sa pag-aaral ng policy group na Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC. Sakop pa naman ang second quarter ang buwan ng Mayo kung kailan gaganapin ang eleksyon. Punta po tayo sa red alert status na pula. Red alert. No? Ibig sabihin yan, hindi sufficient yung ating reserve capacity. Ang babala ng ICSC hindi raw para magdulot ng alarma, kundi para maabatan ang problema. What we want is to have very credible, honest, and free elections. So I suppose, ang isa sa pwedeng mangyari is, maski na doon sa during the time of our elections, baka mayroong mga measures that will be implemented. Nakikita na rin ang National Power Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagnipis ng power supply. Current projection ngayon, nakakakita talaga tayo ng pagnipis ng supply ng kuryente sa bandang May kasi sumasabay ang pinakamataas na konsumo ng Luzon dito sa pinakamainit na panahon ng isang taon, which is around May, panahon rin ng eleksyon. Ang pinangangambahan pa kung may bumigay na power plants. Ang nature talaga ng forced maintenance shutdown is hindi mo talaga may iwasan at hindi mo aasahan. Ang reserve ang luminipis. Ibig sabihin po, yung ating supply sufficiente pa. Pero yung reserve ang kulang. Kung susundin lang ng lahat ng planta na yung kanilang sinabit na scheduled preventive maintenance at magko-comply yung lahat nating mga stakeholders sa power industry, wala sana tayong problema. Bumuo na raw ng Energy Task Force on Elections ang Department of Energy para masigurong lahat na stakeholder, kabila ang generator, distribution utility, system operator at market operator ay lahat gagawin ang kanilang parte para maabatan ang kakulangan ng supply ng kuryente, lalo na sa critical na panahon gaya ng eleksyon. Ikinasa na rin ng COMELEC ang kanilang contingency measure. We are in coordination with these different power producers and so we're able to scramble resources immediately if and when it becomes necessary. Hindi natin madi-discount yung possibility na may matutumbang linya or may magda-down na grid. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.